"How is it?" Nakataas ang kabilang kilay na tanong ni Dexter sa kanya. Kinurap-kurap ni Bea ang mga mata at pakiramdam kung ano pa rin ang pesting insektong pumapasok sa loob. "Okay na, salamat." Mayamayang sagot niya. Kilala niya ang kaibigang hindi ito titigil sa pangungulit sa kanya. Kung sa bagay, ito lang naman ang nag-iisang taong pinagsasabihan niya ng kanyang mga sekreto. Kung hindi nga lang kilalang kilala niya ito, ay hindi imposibleng mapagkamalan sila ng ibang tao na nobya niya ito. Hindi ito katulad ng ibang bading na lantaran sa publiko. Pinangangalagaan ng kaibigan ang reputasyon nito bilang tagapagmana ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Isa pa'y siya lamang ang tanging nakakaalam sa totoong pagkatao ng kaibigan. Nakilala niya ito noong nasa unang taon sila ng kolehiyo. Nagkataon kasing siya ang gusto ng lalaking crush na crush ni Dexter at buhat noon ay naging matalik na silang magkaibigan. Kahit pa man gusto na siya nitong sabunutan noong panahong bago pa sila magkakilala. Ito rin ang kumupkop sa pamangkin niya pansamantala nung umalis siya ng walang paalam upang sundan si Andrew sa laot para isakatuparan ang mga plano niya kahit tutol ito sa mga balak niya. Inulan din siya ng sermon ng kaibigan nang magbalik siya. Good heaven, she did success her evil plan. Labis-labis ang pasasalamat niya sa Diyos at hindi niya nagawa ang mga bagay na iyon. Pero naroroon pa rin sa dibdib niya ang guilt. We really have to talk about it. Aba, paano na lang kung matsugi mo ang poging daddy ng pamangkin mo? My God, I can't even imagine myself seeing you a miserable behind bars. Napayuko siya sa tinurang iyon ng kaibigan. Bumahid ang lungkot at pagsisisi sa maganda niyang mukha. Paano nga kung napatay niya si Andrew? Natitiyak niyang hindi niya mapapatawad ang sarili habang buhay. The man she loved the most and the man who made her realize that revenge is the answer for her grief. I'm sorry, I don't meant to hurt your feelings. Bumakas ang pagkabahala sa tinig ni Dexter sa nakitang guilt sa mga mata ng dalaga. It's okay, naiintindihan ko. I'm also thankful na hindi ko nagawa dahil kung hindi ay baka nabitin sa dulo ng dila ang sasabihin niya at tuluyang napahugulhul sa sakit na nadarama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatawad ang sarili sa pakaisiping nagawa niyang pagtangka ang patayin ang lalaki sa isang saglit ay minamahal niya ito ng totoo. Lumapit sa kanya si Dexter at inalayang maupo sa tabi nito. Hush, tahan na. Ang mahalaga, hindi mo nagawa. Let's cheers to that. But as a good friend of yours, ang tanging maipayo ko lang sa iyo ay itama ang pagkakamaling nagawa mo. No, he can't, asik niya. Sa isiping ipagtatapat kay Andrew, ang totoo ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Paano kung malaman nito ang totoo at kunin mula sa kanya si Sian? Hindi niya kaya, hindi niya makakayanan dahil ito na lamang ang pamilyang meron siya. Hindi rin siya nakakatiyak kung mahal na siya ng lalaki, gaya ng palagi nitong sinasabi sa kanya sa loob ng yate. But he has the right to know about his. He don't have to, putol na sabi niya sa sasabihin kay Dexter. Bea, dear, listen, your nephew needs to know about his biological father. Karapatan niya iyon bilang anak ni Andrew. I'm sure you're going to like him growing up na walang kikilalaning ama. And besides, you are the one who told me even before that he was asking about his father many times and the most of the time, lalo na kapag may mga activities sa school na kailangan ng both parents. So, don't you think it's the right time to tell him the truth? Sabi ng kaibigan. Dexter, please, I just can't.
Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya ang tungkol sa bata. Hinawakan nito ang kamay niya at bahagyang pinisil na nagpapahiwatig na nasa tabi lamang siya nito anuman ang mangyari. Ramdam nito ang sakit na bumabalakat sa mukha ng kaibigan. I know you can't, my dear. I know. Nasabi mo lang ako palagi. I'm sorry, pero hindi pa ako handa. Sa maaaring kahinatnan, kung sakaling malaman niya ang tungkol sa bata, mayaman si Andrew, sobrang yaman, at natatakot ako na ilayo niya sa akin ang pamangkin ko. Hindi lang yan, paano kung ipagtapat ang, oh my God, hindi niya maituloy ang sasabihin at tuluyan ng napaiyak. Napabuntong hininga na lamang si Dexter. Batid nitong nahihirapan din ang kaibigan at natatakot sa maaring gawin ni Andrew kapag nalaman nito ang tungkol kay Sian at sa pagtatangka ni Bea sa buhay ng lalaki. Kung sa bagay ay hindi naman talaga iyon ganun kadali na sa isang pitik lang ay masusolusyonan ang mga suliraning bumabagabag sa kanya. Magpapahinga na ako, salamat sa paghahatid. Sabi niya at mabilis na humalik sa pisngi ng kaibigan at umuna nang pumasok sa loob ng kabahayan. Hindi niya mapigilan ang sarili na huwag lalong mapahugulhul. Labis na nag-aalala, sari-saring emosyon ang naglalaro ngayon sa diwa niya. Tama naman si Dexter, karapatan ng pamangkin niya ang malaman ang katotohanan tungkol sa ama nito. Hindi rin naman niya gustong lumaki ang bata na walang kilalang ama, labag iyon sa kalooban niya. Ngunit ano nga ba ang dapat niyang gawin kapag ipinagtapat niya kay Andrew ang totoo? Tiyak na kukunin ito sa kanyang pangangalaga ang pamangkin at hindi rin malabong kasuhan siya nito dahil sa pagtatangka niyang patayin ito. At kapag nangyari iyon, tiyak na mapapalayo na siya ng tuluyan sa pinakamamahal niyang pamangkin. God knows how she suffered for those moments in her life. God knows how she hated herself. Lubos niyang pinagsisisihan ang lahat ng iyon. What's the party na puna ni Troy na nagkalat ang pasyon ng alak sa loob ng kondominium ng pinsan na hinagis pag-uwi kay Troy ang bote ng beer? Mukhang hindi yata maganda ang pagbisita mo kay Rosalinda o Bea Salvador to be exact. Pananansya nito bago minuksan ang beer at sunod-sunod na tinungga ang laman niyon. Humigpit ang pagkakahawak ni Andrew sa bote ng beer na hawak-hawak kasabay ng pagtiimbagang. Mind to tell me? Well, I'm sure I gave you the exact address. Did I? Angel call me that you did take here to the meeting place with the clients. Pag-iiba niya ng usapan. That the woman, napailing na tura ni Troy. She feigned in the ass. He added as the drunk more of his beer. Napangiti na lamang si Andrew sa sinabing iyon ng lalaki. He knows how his cousin hated his secretary. Ito lang kasi ang sekretarya niyang hindi mabola ng babaerong pinsan. So, what really happened back there? Pagbabalik nito sa kanilang usapan. I saw her, pamumula ni Andrew habang kuyom ang sariling kamao. And she was with another guy? He gritted his teeth and for use and disbelieve. Damn, napakunot noo si Troy. Another guy? I'm sure that they are her lover? Nakapaskil ang pilyong ngiti sa mga labing pahayag nito. They were packing kissing for good damn it. Tapos sasabihin mong hindi niya kasintahan ang gagong iyon? Napakuyos ang galit na singhal ni Andrew. Hey, chill out, easy man. Pero sa halip na kumalma, ay lalong binilisan ng binata ang paglagok ng alak. Nawari bang mauubusan ito? Damn here. Binusisi ko ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Kaya alam kong wala siyang kasintahan at hindi niya nobyo ang nakita mong kasama niya. Baka naman nagkakamali ka lang ng nakita. Baka iyong kaibigan lang niya ang nakita mo. By the way, I know the guy and he's not really what you are thinking. What the heck? Are you talking? You mean fuck? Andrew stood up. Immediately,
and walked towards the door na makuha ang ibig sabihin ni Troy. Hey, where are you going? Magiinom pa tayo. Call Angel to drink with you, he said and leave. Napamura na lamang si Troy sa huling salitang narinig buhat sa pinsan. Isinandal ni Bea ang likod sa Celia. Pagkatapos ay marahan niyang minisahe ang sentido nang maramdaman ang pagpintig niyon. Sumasakit na ang ulo niya sa pagbabudget ng mga bayarin sa buwang iyon. Habang lumalaki ang pamangkin niya, ay palaki rin ang palaki ang gastos niya. Ganun pa man ay ayaw niyang galawin ang perang na itabi niya sa bangko para sa pag-aaral ni Sian. The thoughts of her nephew makes her heart fill with happiness. She really loved him so dearly. At mahal na mahal din niya ang tatay ng pamangkin. Ang kasiyahan ng puso niya ay napalitan ng kalungkutan at pag-aalala. She felt the sharp pain inside her heart as she recalled how desperate she was to take revenge and murder him. Oh God, how despicable person she was. She don't deserve Andrew at all. Napaiyak siyang isinubsob ang mukha sa sariling palad. Naninikip ang dibdib niya sa labis ng sama ng loob sa sarili. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung sakaling mang magtagumpay siya sa kagagahan niya. Kung ilang minuto siyang tahimik na naiiyak ay hindi niya matukoy. Inangat niya ang ulo mula sa pagkakayoko. Saka naputol ang atensyon sa entrada ng bahay niya. Guni-guni lang ba niya ang naririnig na tinig ng lalaking gumugulo sa puso't isipan niya? Sa labas ng bahay nila, pinahid niya ang mga luha sa pisngi. Pagkatapos ay inayos niya ang sarili. Kailangan niyang umakyat sa taas at magpahinga. She was about to go upstairs when she heard the familiar voice again and again. Open the door, Rosalinda! If he can see her from outside. Oh God, it was an imagination. Andrew was outside. Open up or I break this bloody door of yours. May warning sa tono ng boses na dagdag ng lalaki. Bigla siyang nataranta at di malaman ang gagawin. Mabilis ang pagsiba ng kaba sa dibdib niya. Did he come here to take care of my nephew or did he? Oh my gosh. Ipapakulong ba siya ni Andrew dahil sa pagtatangka niya sa buhay nito? But no one knows about it except Dexter. Bago pa man mapag-isipang mabuti ang gagawin, ay tila may sariling isip ang mga paa na kusang humakbang patungo sa pinto. Abot-abot ang kabang pinihit, pabukas ang doorknob. Pakiramdam niya ay nakalimutan niyang huminga nang matambad sa harapan niya ang lalaking hindi niya kailanman inaasahang magagawi sa bahay niya. She swallowed hard, napahawak sa pinto na waring doon, kumuha ng lakas upang hindi mabuwal. What are you doing here? She stammered at iniwas ang paningin. Napatulala siya at iniwas ang paningin dahil pakiwari niya ay hindi niya kayang titigan ng matagal ang lalaki. Nakaramdam siya ng takot dahil sa matalim nitong titig sa kanya. Yan lang ba ang sasabihin mo? Itinulak nito ang pinto. Dahilan para mapaatras siya sa loob ng kabahayan. Why did you leave Rosalinda? Humakbang pa ito palapit sa kanya and fin her against the door na mabilis nitong isinara. How did you find? Napalunok siya. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa bilis ng pindig niyon. Only God knows she missed this man. Hindi ito kailanman nawaglit sa puso at diwa niya. Oh well, galante nga pala ang lalaki. He can even hide the most excellent and highest paid detective in the country just to find her. Duck fucking answer me with a question, lady. He gritted his teeth. Ang mga matay hindi humihiwalay sa pagkakatitig sa kanya. Don't you think I can find you, sweetheart? His voice becomes soft. He reads her face with his hand. Pinadaan ng daliri ang mga labi niya. I miss you so much, Rosalinda. Hindi ako si Rosalinda. You will always be my Rosalinda. Kahit bumalik man ang alaala mo,
Hindi ka na dapat nagpunta rito, sabi niya at halos nanginginig na tinig. At bakit hindi, Rosalinda? Iyon ay dahil bumalik na ang mga alaala ko at kung anuman ang namagitan sa atin sa loob ng yate ay kinalimutan ko na yon. Sana ay ganun ka rin. Oh God, that's a lie, hiyaw ng isip niya. Binalot ng sakit ang dibdib niya sa tinura niyang iyon. How could she forget those happiest moments of her dear life? Those memories of her with Andrew were the best thing that ever happened to her. How dare you to say that? Please let me go. She tried to push him away from her, pero napasinghap siya nang huli ng kabigin siya nito. Ang kasunod niyang namalayan ay sakop na ng mga labi ni Andrew ang labi niya. Mabalasik, marubrob at mapanghas ang klase ng mga halik na pinataw nito sa mga labi niya. Sinubukan niyang magpumiglas, pero higit na malakas ang lalaki kumpara sa kanya na makawala sa mga halik nito. Pero di pa man siya nakakahuma ay binihag muli ang mga labi niyang gutom na tila namamagan niyang labi. Pakiramdam din ni Bea ay nilalambot na rin ang mga tuhod niya at natatangay na rin ng kapusukan ng lalaki. She deliberately closed her eyes at napayakap sa dibdib ni Andrew at kusang gumanti sa mga halik nito nang maging maingat at marahan ang pagsakop nito sa mga labi niya. Nagsimula na rin mga alam ang mga palad nito sa likod at ibang parte ng katawan niya. Pagkuwan ay pinutol nito ang paghalik sa kanya. Kapwa pa nila hinahabol ang paghinga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Now, tell me, did you forget my kiss? She was about to say something but Andrew sealed her mouth with his pamilish lips. He reached the waist and carried her while continued kissing her. Tell me that you miss me too, Rosalinda. He asked in between their kisses. Andrew, hindi mo ba namimiss ang ginawa kong ito sa katawan mo, sweetheart? Pakiramdam niya ay nawawalan na siya ng lakas upang sawayin ito sa ginagawa nitong kapangasan sa katawan niya. Binalikan ng mga labi nito ang labi niya habang ang mga palad nito ay malayang humahaplos sa buong katawan niya. I miss you so much and I will die if you don't take me right now. Sapat na iyon upang maibsan ang galit sa dibdib ni Andrew. Muling inabot ng mga labi nito ang labi niya. Kung paano nahubad ni Andrew nang ganong kadali ang pangitaas niya, ay hindi iyon mahalaga. Mas binibigyan niya importansya ang ligayang nalalasap at nadarama sa piling ito. Napakapit siya sa mesa na makaramdam na nalalapit niyang kasukdulan. Where's your room, sweetheart? Namumungay ang mga matang tanong ni Andrew sa kanya. Sa taas, sa kanan, kinarga siya ni Andrew hanggang sa marating nila ang kanyang silid. Pagkatapos ay marahan siya nitong nilapag sa kama.